So what's up guys? So welcome back sa ating YouTube channel sa panibagong video tutorial natin. So for this video guys, gusto ko lang kayo i-update sa customer service ngayon kasi merong binago ngayon. At gusto ko yon ibahagi sa inyo para sa lahat ng mga nagre-retrieve ng kanilang mga accounts or yung mga na-hack na accounts or yung mga na-scam. Okay? So before we start guys, make sure na nakasubscribe kayo dito sa aking YouTube channel at i-click yung notification bell para lagi tayong updated para sa mga susunod nating uploads. And don't forget to like this video guys. At tara guys, at atin ang umpisahan. Let's go! So ito na guys, gusto ko lang kayo i-update sa ngayon sa lahat ng mga nagre-retrieve ng kanilang mga accounts. Yung unang i-update ko sa inyo guys is bawal na tayo mag-email through Gmail account, yung Mobile Legends game at monton.com. So bawal na tayo dun mag-email. So kailangan lang natin gawin ngayon is direct na tayo sa loob ng Mobile Legends game. So dito na tayo mismo mag-fill up ng form sa customer service guys, dito sa loob ng Mobile Legends game, kasi hindi na tayo pwede mag-fill up dun through Gmail. Dati pwede pa, so ngayon hindi na. Direct na talaga tayo dito sa customer service. So pag once na na-hack tayo or na-scam or na-lost Monton account yung mga Monton natin or merong third party accounts na nakakonnect na hindi sa atin, so kailangan lang natin magpunta sa customer service dito sa loob ng Mobile Legends. So igaguide ko kayo ngayon guys sa video na ito. Igaguide ko kayo, tuturuan kayo yung kung paano yung tamang pag-fill up ng form sa customer service ngayon. So let's start. So ito na guys, no, ito yung una natin gagawin pag once na na-hack tayo or na-scam tayo sa Mobile Legends or meron ng ibang gumagamit ng ating mga accounts. So una natin gagawin guys is pumunta dito sa customer service na makikita nyo dito sa itaas. Itong merong tatlong icon. Yung isa is yung YouTube na icon, tsaka yung IG na icon, tsaka itong taon na icon. So pipindutin natin itong taon na icon guys. Okay? Then mapupunta tayo dito. So yung pipiliin natin dito guys is itong account problem. So pipiliin natin itong account problem. Then select, please select your problem type. So pipiliin natin dito is account having been hacked. So ito, pipindutin natin guys. And next is itong itong pipindutin natin na next guys is itong the email address connected to the Monton account is not mine, or the password of my Monton account has been leaked. Okay, so the third party account is not mine. So pipili lang kayo guys kung ano yung na-encounter nyo na problema sa inyong account. So dito guys, gusto ko i-unbind lahat ng mga nakakonnect dun sa mismong account ko. So pipindutin ko tong the email address connected to the Monton account is not mine. So ito yung pipiliin ko guys. Are you still able to log in this game account? So sasabihin ko dito guys is no, hindi ko na malagin kasi meron ng ibang gumagamit ng aking account. So dito na tayo mapupunta sa account retrieval guys. So dito na tayo mag-fill up ng form. Okay, so kailangan lang natin ilagay yung mga information ng ating mga account. So yung number one guys is please select the account you want to disconnect. So gusto mo talaga guys i-unbind lahat guys, kailangan nyo lang to i-check guys para wala talagang maiwan na nakabind mula sa hacker, no? Para secure talaga na mapapalitan lahat ng nakakonnect dun sa account nating na-hack. So dito sa number 2 is yung account ID ng ating account na gusto natin i-disconnect. Okay, lalagay nyo lang yung ano dito guys, sa number 2 is yung ID number ng inyong account. Then sa number 3 guys is itong IGN ng inyong account na na-hack. Ilalagay nyo yung IGN ng account nyo na-hack. Then dito sa number 4 is itong server ID ng account nyo na-hack. Ilalagay nyo yan guys. At dito naman sa number 5 guys is yung pinakaunang cellphone or yung brand ng cellphone nyo na ginamit nyo sa pag-register ng inyong ML account. Okay? Or sa paggawa nyo ng ML account, ano yung gamit nyong cellphone at ano yung brand ng cellphone.
For example, iPhone 7 Plus or Huawei P20. So ilalagay nyo lang yung brand ng cellphone guys sa number 5. Then dito sa number 6 guys is account creation date. So pag once na hindi mo mahanap or hindi mo alam kung ano yung date ng inyong account, kung kailan nyo ginawa yung mga ML account nyo, is kailangan nyo lang pumunta sa mga Google Play Store nyo or Google Play Games pala rather. So and Game Center. So doon yung makikita sa achievements guys kung yung registration date ng account nyo. Okay? So Google Play Games doon, tapos sa achievements or doon sa Game Center. Sa Game Center naman guys is makikita nyo agad guys sa mga iPhone user dyan. Okay? Makikita nyo yung registration date nyo sa Game Center. Basta dun sa ano guys, sa Google Play Games, dun yung makikita yung registration date ng account nyo. Then dito sa number 7 guys is kung kailan hack yung mga ML accounts nyo. Anong date? Okay, so madali lang to guys kung sa number 7. Then dito sa number 8 is yung previous nickname of your account. So kung pinalitan ng hacker yung ML, yung IGN ng account nyo, so kailangan nyo ilagay yung dati nyong IGN. Kung hindi naman pinalitan guys, or hindi naman pinalitan pala, wag nyo na lang sagutin tong sa number 8. Then dito sa number 9 is please provide the order number of your first and most recent paid order. So kailangan natin ilagay dito yung first and last recharge natin guys, no? So kung wala tayong first and last recharge guys, kahit anong resibo lang guys, basta kahit anong resibo guys or hindi naman first and last recharge yung meron kayo, basta meron lang kayong i-provide dito sa number 9. So ilalagay nyo lang yung order number ng resibo nyo. So dito sa number, ay dito pala sa ano guys, kung wala kayong screenshot or sa mga top up recharge nyo guys, is kailangan meron kayong mga text message ni Koda Shop. So pwede yun i-provide dito sa number 9. So dito naman sa number 10 guys is yung screenshot ng ating mga top recharge dito sa Koda Shop or kahit saan kayo nag-recharge, basta meron kayong screenshot or screenshot ng text message ni Koda Shop. Pwede lang guys, pwede dito guys isang ano lang, pwede dito isang resibo lang yung ipapakita nyo muna. So dito number sa number 11 guys is tong kailangan nyo gumawa ng new account. Dapat merong nakabind na Moonton at saka Facebook account. So ilalagay nyo lang yung ID number ng bago nyong account at server ID ng inyong bagong na account dito sa number 12 and 11. So dito sa number 13 guys is tong level of character. So ilalagay nyo lang dito guys is yung level the characters ng bago nyong account. And dito na sa number 14 guys is verification picture. So ilalagay nyo lang yung screenshot ng inyong ML account na nahack dito sa number 14. Then tapos dito sa number 15 guys is additional information. So sasabihin nyo lang dito, please help me to retrieve my ML account. So ganun lang guys, simplihan nyo lang guys, huwag na masyadong habaan yung message nyo. Then after nyo matapos to, ma-fill upan lahat guys. So click to submit lang at maghihintay lang kayo ng 24 hours. Maghihintay lang kayo ng 24 hours. So pag once na matagal pa rin sila mag-reply at lagpas na 24 hours, so kailangan nyo lang i-copy paste yung form nyo, then i-send nyo ng dalawang beses lang para mapansin. At doon naman pala tayo sa ano guys, sa doon sa mga nawawala ng pagkatapos nila mag-fill up ng form sa customer service at bigla na lang nawawala. So pag once na nawawala na yung form nyo sa customer service, kailangan nyo na gumamit ng ibang account or ibang device, ibang cellphone na yung gagamitin nyo, tsaka ibang account para hindi mawala yung form nyo sa customer service, para hindi masayang yung effort nyo guys sa pag-fill up ng palit-ulit. So yun lang yung mga binago dito sa customer service guys. So pag once na nagre-retrieve tayo ng account guys, huwag talaga tayo susuko. So maraming paraan para mag-retrieve ng accounts, para maibalik yung mga accounts nyo sa inyo. Huwag lang talaga kayo susuko.
may babalik at may babalik talaga yan sa inyo. So baka next, baka bukas guys magre-retrieve ako ng mga account. So ipapakita ko yung mga strategy ko sa pag-retrieve ng account para magka-idea kayo. So sana abangan nyo yun guys. At alam ko hanggang dito lang tayo guys, at sana nakatulong to para sa inyo sa update ko ngayon. So yun lang guys, peace out.